Hello, ako si Ram at welcome sa continuation ng ating video sa pag-evaluate ng limits ng function. Minsan, pag kumukuha tayo ng mga limit ng mga functions na mayroong sum or differences, pwede natin gamitin yung tinatawag na conjugation. So kung halimbawa ang expression ay a plus b, ang conjugate nito ay yung a minus b. So ang technique, pinapalitan mo lang yung operation ng plus or minus. So kagaya dito, kung ang main operation natin dito ay subtraction, yung conjugate niya ay yung may plus. At bakit naman kailangan kunin yung conjugate? Kasi pag kumukuha tayo ng product ng conjugate at ng original expression, ang sagot ay napakadali lang. Bakit? So dito halimbawa, kung meron tayo ditong a plus b, kailangan mo lang gawin ay square yung a at square yung second term. So pag na-square mo yung first term tsaka second term, ang lumilitaw na sagot ay a squared tsaka b squared. At ngayon, ang sagot sa conjugate multiplied to its original expression ay laging minus dito. Okay? So dito naman, pag in-square natin ito, cancel yung ating radical symbol. Kaya kung mapapansin nyo dito, naging x na lang to at y. Siyempre, yung automatic na sagot dyan ay minus. Ngayon, dito naman, pag in-square natin yan, square din natin dapat ito. So pag in-square mo yan, naaalis yung squared or radical symbol dito. Kaya nagkakaroon tayo ng x plus 3. So x plus 3. Dito naman, yung 4 squared ay 16. Kaso, kapag minus yung ginawa natin na final answer, kagaya ng sinasabi ko kanina, mapapansin nyo na kailangan nating i-combine yung positive 3 or 3 at saka yung 16. So, 3 minus 16 minus 13. So, we have x minus 13 here as the product. Dito naman, ganun din. Square mo lang to. Square mo lang to. Ang matitira dito ay x plus 3. Ang matitira naman dito ay x minus 5. Kaso, pagka sinimplify natin yan, makakancel yung x dito. Kasi kailangan natin i-distribute yung negative dito. Tama? Kaya dapat ang magiging final answer or ang product natin ay magiging 8. Bigyan na tayo ng example. Ang una natin ginagawa, as usual, yung substitution method muna. Yung direct substitution natin, ang C natin dito ay 4, galing dito. So, sa-substitute lang natin yung 4 sa mga values ng x, di ba? Or i-evaluate lang natin yung P of 4. So, ang P of 4 natin ay square root of 4 dahil yung x dito ay naging 4. Then, we have minus 2 here. Then, dito meron tayong 2 or rather 4 minus 4. Kasi nga naman yung x dito ay gagawin nating 4. At kung mapapansin nyo, square root of 4 ay 2, 2 minus 2 ay 0. At yung nasa baba, 4 minus 4 is 0. So, ibig sabihin, kailangan nating gawin yung conjugate na tinatawag kasi meron tayong napapansin dito na radical symbol. You can do factoring pero ang isa sa pinakamadaling pwede natin gawin na yung tinatawag na conjugate. So, pag kinukuha natin yung conjugate niyan, ang ginagawa natin ay hinahanap natin yung conjugate either ng numerator or ng denominator. So, in this case, ang hanapan ko ng conjugate ay yung square root of x minus 2. So, ang conjugate ng square root of x minus 2 ay square root of x plus 2. Bakit? Kasi kung minus ito, conjugate niya ay plus. Pero hindi tayo pwedeng basta-basta nagmumultiply ng expression na square root of x plus 2 dyan. Kasi, violation sa math na basta ka lang nagdadagdag ng expression, di ba? Pero, kung lalagyan natin siya ng square root of x, another square root of x plus 2 dito, okay, wala na tayo na-violate na rule. Kasi, ito ay equal lang sa 1, di ba? And 1 times this expression, ganun pa rin ang sagot. So, ibig sabihin, pwede na nating i-rewrite ngayon itong equation natin or yung given natin na limit ng mumultiply natin yung square root of x minus 2, x minus 4 sa square root of x plus 2 tsaka square root of x plus 2. Bakit kung nga ba nilagyan pa ng grouping symbol? Anyway, as x approaches 4, then we have here what? Oh, ito na, gagamitin na natin yung technique na ginawa natin kanina. So, kung mapapansin natin, kanina, para makuha natin yung product nito, pag minultiply natin yan, kailangan mo lang square yung first term dito. Kahit ito na lang ang tignan nyo, ang square ng square root of x ay
x, di ba? At ang square naman ng 2 dito ay 4. So, x minus 4 ang sagot dito sa taas. At dito sa baba, kakapi lang natin yan kasi pag minultiply natin yung x minus 4 dito, we'll just have x minus 4 times square root of x plus 2. Ayan, as x approaches 4 dito. At kung mapapansin ninyo, yung x minus 4 ay factor sa taas at yung x minus 4 ay factor din sa baba. At pag ganyan, on the same fraction bar sila, pwede natin i-cancel yan para matitira na lang dito ay 1. Kasi nga naman, x minus 4 divided by x minus 4, ang sagot ay 1. So, ang matitira dito ay limit ng 1 over square root of x plus 2. Ito, itong natira na to, as x approaches 4. Okay, ang ginawa ko lang dito, nilipat ko lang dito para mas malinis tignan. So, now we can get the limit of this function kasi as usual, pag ganyan, sinasubstitute lang natin yung value ng c dito sa value ng x. So, we'll have 1 over square root of 4 plus 2. Siyempre, pwede nating isimplify yan. Magiging 1 over square root of 4 ay 2. So, 2 ito plus 2. So, the final answer for the limit is 1/4. So, the limit of this function by conjugation is 1/4. Dito, pag sinubstitute natin ulit yung 0, in-evaluate natin halimbawa yung limit, pag sinubstitute natin yung 0 dito sa value ng x, kung mapapansin nyo, magiging 0 over 0 na naman yan or indeterminate. So, this time, since may nakita tayong mga radical symbol dito, instead of factoring, we would use conjugation. And syempre, obvious naman ang kailangan natin kuhanan ng conjugate dyan ay yung nasa taas. So, ang magiging conjugate nyan ay square root of x plus 3 plus square root of 3. Diba? So, yung minus, ginawa lang nating plus. And syempre, as usual, para wala tayong ma-violate na rule sa math, kung naglagay ka ng conjugate na ganyan sa taas, dapat dito sa baba, meron din na pareho for identity property. Now, pag sinimplify natin yan, kapag minultiply natin tong numerator na dalawa, alam naman natin na kailangan lang nating square yung x plus 3. Diba? Ganito yung pagkuha ng product. Minus, automatic yan. Laging minus ang product. And then, we have here square root of 3 squared din dapat. At pag itong nasa baba na x ay minultiply natin dito sa denominator na to, magiging sagot ay x times square root of x plus 3 plus square root of 3. Huwag nyo munang i-distribute yung x dito. Huwag nyo na munang i-multiply. Kasi eventually, may mga maka-cancel out eh. Okay? So, we have as x approaches 0 dito. Ang gawin muna natin ay i-simplify yung numerator natin dito. So, pag sinimplify natin ang numerator natin dyan, maka-cancel yung radical symbol dito. So, it will just be x plus 3, di ba? Nawala yung radical symbol dito. Okay? Then, ito magiging minus 4. Minus 3 tayo dito kasi mawala din to. Then, we have here 0 na. X na lang ang matitira doon. Siyempre, sa baba, kukopyin ko lang ulit yan. At ito na yung sinasabi ko kanina. Kaya hindi muna natin siya dinistribute yung X. Kasi kung mapapansin nyo, ito ay naging 0 na. Diba? So, 0 na to. Itong natira sa taas, x, at yung isang factor dito na x. At syempre, pag ganyan, alam naman natin na pwede natin gawing 1 lang yan. We need to cancel this out para 1 na lang ang matitira dito. After canceling out x, ito na lang yung matitira, 1 over square root of x plus 3 plus square root of 3. At syempre, pag ganyan, madali na lang evaluate yan kasi kailangan na lang natin gawin ay substitute yung 0 dun sa value ng x. So, we'll have 1 over square root of 0 plus 3 plus square root of 3. And for that, we'll have square root of 3 plus square root of 3. Siyempre, pwede nating isimplify yan para maging 1 over 2 square root of 3. Kasi square root of 3 plus square root of 3, 1 plus 1 lang to, we have 2, then square root of 3. So, ito na yung ating limit.
Pero mas maganda kung irrationalize din natin yan. Ibig sabihin, tatanggalin natin yung radical symbol dito sa baba. Para magawa yon, kailangan natin i-multiply ito by square root of 3 over square root of 3. Para, pag minultiply ko yung square root of 3 dito, square root of 3 dito sa taas, and then, dito naman, 2 times just 1 here, it's 2. And then, square root of 3 times square root of 3, it's just 3. So, 3 tayo dito. So that the final answer is square root of 3 over 6. So, nag-rationalize lang tayo. Yung iba, ina-accept na to as the final answer. Pero, syempre, para mas proper yung sagot natin, rationalize yung answer. Square root of 3 over 6. So, kagaya kanina, pagka sinubstitute na naman natin yung C natin dito na 7 sa mga values ng X dito, magkakaroon na naman tayo ng indeterminate na value. Or, I mean, sagot. Ngayon, hanapan natin ulit ng conjugate. This time yung numerator kasi nandyan yung radical symbol. Ganun naman usually, di ba? So, ang conjugate niyan ay square root of x plus 2 plus 3 kasi minus ito. So, plus dapat dito. And of course, kung naglagay tayo ng ganung expression sa taas, dapat meron din dito sa baba. At pag sinimplify natin yan, mumultiply natin itong dalawang conjugate. Ang shortcut natin, di ba, ay square yung first term, which is x plus 2. Then, square mo rin yung second term. Siyempre, laging minus ito. Ganun lang naman lagi. Paulit-ulit lang yung pagko-compute natin ng product ng conjugate. And of course, dito, yung x minus 7, imumultiply ko sa square root of x plus 2 plus 3. Laging tatandaan na hindi nyo kailangang i-simplify or i-distribute yung dalawang factors na to. Kasi nga, mamaya, possible na merong may makancel dyan. So, as x approaches 7 tayo dito, huwag kalimutan yon. So, ang gagawin lang natin ay ituloy-tuloy lang yung pagsisimplify natin. Makakancel out na yung radical symbol doon. So, magkakaroon tayo dito ng x plus 2 minus 3 squared is 9. Then, we'll have here same, x minus 7. Copy nyo lang yung denominator. Ganun lang naman lagi yung ginagawa dito. 3. At ewan ko kung napapansin nyo na at nakikita nyo dyan na yung sagot dito 2 minus 9, the answer is minus 7, diba? So, ibig sabihin, meron tayo dito na limit of x minus 7 na lang siya. Diba? At syempre, kung napansin nyo ulit, may x minus 7 dito. At yan, particularly yung makakancel niyan. Okay? Dahil pwede nating i-divide yan, magiging 1 na lang yan dito. Siyempre, yung x approaches 7 dito, nandyan pa din. At magkakaroon tayo na ngayon ng limit of... Ito lang naman, mahaba-haba lang siya, pero paulit-ulit lang na ganyan yung ginagawa natin. Ayan. At pagka sinubstitute ko na yung 7 dito sa value ng x, magiging 1 over square root ng 7 plus 2 plus 3. Kahit walang calculator, pwede na yan. Kasi 7 plus 2 is 9. Square root ng 9 ay 3. So, ibig sabihin, ito, magiging 3 lang yan. At syempre, yung 3, tsaka 3 dito, i-add natin, magiging 6. So, the final answer for the limit of this function is 1 over 6. So, 1 dito, and then 3 plus 3 dito, which is 6. Dito naman sa example na to, ganun din. Pagka nag-substitute tayo ng 16 sa x dito, magiging indeterminate yung sagot natin. At kung matagal na kayo nagsusolve ng mga ganitong klase ng problems, pag nakikita nyo yan, alam nyo, possible na sabihin yung combination ito ng factoring tsaka ng pagkuha ng conjugate. Pero dahil conjugation yung lesson natin dito sa video na to, try muna nating isipin yung conjugation na part. At ang kukuhanan natin ng conjugate dito ay yung nasa taas. Magiging 4 plus square root of x yan. Kasi minus ito, di ba? So, dito rin sa baba, ganun din. Okay? So, pag sinimplify natin yan, we'll have the limit of, ganun na naman. Pag kinuha natin yung product ng dalawang factors na yan, we'll have 4 squared minus square mo yung second term. Ganun lang lagi. Square mo yung first term, square mo yung second term, then lagay ng minus dito sa gitna.
over 16x minus x squared. At syempre, nakamultiply yan sa, saan nakamultiply? Dito sa 4 plus square root of x. So, 4 plus square root of x dito. Extend natin yung line natin dito. Kailangan natin extend yan. And of course, as x approaches, 16 tayo. And now, kailangan lang natin i-simplify yung nasa taas. Magiging limit of 16 minus cancel out yung radical symbol dito. So, magiging x na lang to. 16 minus x. At dito sa baba, meron tayong 16x minus x squared times 4 plus square root of x. Pero kung mapapansin nyo, hindi tayo pwedeng agad mag-cancel out dito kasi merong x itong 16 dito. Diba? Kaya dito na pumapasok yung sinasabi ko kanina na factoring. Kasi kung mapapansin nyo, ang common factor dito ay x. So that pag finactor out natin yung x dito sa binomial na to, ang natitira dito ay 16 minus x. Sa mga nakalimot na, factor out nyo lang yung x, tapos 16 divided by x ay 16, minus minus, x squared divided by x ay x. Tama? So, yung given natin magiging 16 minus x over x times 16 minus x times 4 plus square root of x. Siyempre, x approaches 16 yan. At dahil may common factor na tayo na 16 minus x dito, yung given natin ay magiging 1 na lang kasi 1 ang matitira dito, di ba? Then we have x times 4 plus square root of x. Then as x approaches 16. Ngayon, pag sinubstitute ko na yung 16 dito sa mga values ng x dito, anong magiging sagot natin? We have 16 times 4 plus square root ng 16 dito. Oops. Okay, so ito ay magiging 1 over square root of ng 16 ay 4. 4 plus 4 is 8. So 8 times 16 is 128. So our final answer for the limit of this given function is 1 over 128. And that's all for this video. Kung gusto nyo pa ng ibang lesson sa differential calculus, pwede nyo lang i-check yung playlist natin in the description down below. May mga ibang playlist din ako in other branches of mathematics. So, please subscribe, like, and hit that notification bell. Thank you for listening. See you sa next video.